kaagad. Ka ba mamaya? Pwede ka ba makasama sa paggagala? Kung sakaling hindi ka pwede, meron din ako ginagawa. Ano? Busy ka, JC? What's up, mga kaitagan? Dito na naman tayo. It's update. How to buy CYT. Ayan, quick update using your mobile phone payment by Gcash. Ayan, kasi madami nagtatanong, JC, paano ba ang gagawin namin? Kasi nag-update na yata si Binance. Iba na yata yung way. So ngayon, maglalabas tayo ng more step by step how to buy CYT going to your game, no? Yung CYT papunta na sa game mo. So lahat yan step by step, paano mo i-set up, paano yung gagawin mo. So yun ang tatalakayin natin ngayon. And this is JC Head. So ngayon guys, ayan kung makikita nyo, you need of course Gcash, no? Syempre sa Gcash kailangan naka-verify kayo para makapag-send kayo ng payment nyo or makapag-send kayo ng Gcash nyo to other Gcash, alright? So of course you need also a Binance Smart Chain, ano? Yung Smart Binance nyo guys, you can download this to your Play Store lang kasi wala pa naman sa ano, Android phone yung tawag dito. Yung game ni Dragonary, which is eto yung Dragonary natin. And of course, you need to download also MetaMask application. So you can download that in your Play Store, no? Lahat sa Play Store mo lang ita-download dito sa Play Store mo, no? Sa Google Play Store. Alright, of course, you need Google Authenticator. Ayan, sa Play Store mo lang din gagawin yan. Of course, ayan. Once na na-download mo na si Binance, guys, make sure na i-verify mo siya bago ka mapag-transaction. Pero dito, ang gagawin muna natin, i-set up muna natin lahat yung mga pwede nating i-set up. Kasi lalo na dyan sa mga bago pa lang, yung ngayon pa lang talaga papasok kay Dragonary, ngayon pa lang papasok kay NFT Games. So dito muna tayo sa MetaMask natin, alright? Ayan, open lang natin. Ayan, nahingi ng password. Ayan, so dito guys, pagka nag-download kayo ng MetaMask nyo guys, ganito kasi naka-set up yan. First of all, you need to set up your MetaMask network, which is ang gagamitin natin dito is Binance Smart Chain Network. So JC, paano ba ang gagawin natin dyan? So dito guys, iseset up natin yung Binance Smart Chain natin. Alright, so punta ka dito sa settings mo. Ayan, punta ka sa settings. Ayan, makikita mo yung settings mo. Click mo lang yung settings. Then, punta ka dito sa network mo. Click mo lang yung networks. Then, add networks. Alright? So, once na click mo yung add networks na yan, lahat po ng lagay dito na network name, URL, ayan, nasa description nyo po makukuha yan. I-copy paste nyo lang or type it manually. So, magiging ganito po yung itsura nyan. So, na, network name, Binance Smart Chain, URL nya, HTTPS, BSC, chuba-chuba, chain ID, 56, symbol, BNB, and the Black Explorer URL is httpbscan.com. Guys, make sure na walang extra space po dito kasi pagka may error yan, eto mag-error yung chain ID nyo, which is chain ID error, yung mga ganon. Ang ibig sabihin po nun, may mali kayo sa URL nyo. Alright, so always double check yung HTTPS and HTTP. So, okay ha? I-double check nyo yan, then save nyo na lang. Alright? So, once na na-save nyo na yan, guys. Alright? So, dito, kiklik nyo lang to. Ayan. So, wallet network. Click mo lang yan, lalabas yung ganito. Scroll down mo lang hanggang sa makita mo yung Binance Smart Chain Network na ginawa mo. Guys, again, ha, nasa description yung ano, yung network address. Alright? So, ngayon, guys, lalabas na yung network address nyo. So, magiging ganito na yan. Second, guys, yung token, i-add na natin yung CYT token natin sa Binance Smart Chain natin. Para mamaya, tuloy-tuloy na tayo, hindi na tayo pabalik-balik kay MetaMask. So, yung address ni CYT, nasa description ko lang din po. Alright, kasi, guys, kaya nilalagay ko na sa description. Minsan kasi, pagka nagsisearch tayo dyan sa Google, ibang address yung nakikita natin, which is kapareho. Pwede pong fake address yun at pwede kayong ma-scam doon. At ayoko naman mangyari sa inyo yun. So, nilalagay ko na sa description yan, no? Hindi ko address yung nilalagay ko dyan, ha?
Guys, alright? So, hindi ko i-scam, alright? So, add token nyo lang yan. Alright, so once na add token nyo na, i-copy-paste nyo dito yung token address na nasa description natin. Automatic na yan, lalabas yung token symbol and token precision. Then, add token nyo lang po. And lalabas na yung token nyo dito, which is 0, hindi 170, ha? Bumili lang ako ng 170 CYT kasi magbi-breed ako. Magbi-mix breed ako, eh. So, okay. Ngayon, naka-set up na si MetaMask mo, which is okay na si MetaMask mo. Naka-Binance Smart Chain na siya. Meron na CYT token na add token na. Ngayon, dito, guys, balik tayo kay Coinary Hub mo. Of course, syempre, bago ka naman maglaro ng Dragonary, kailangan mo talaga ng Coinary Hub, which is papasok ka dito kay Google mo lang. Punta, alright? So, click mo lang itong Play for Primo, automatic, mapupunta ka na kay Coinary Hub mo. Alright, once na kay Coinary Hub ka na, guys, click mo lang ito. Ito. Ayan, so click mo to, itong guhit-guhit na yan. So, lalabas to. Alright, so lalabas yan. Ito, i-click mo itong arrow na maliit. Alright, so itong maliit na to, guys, scroll down nyo lang yan. Dito, under security, pagka inilabas nyo yan, may lalabas dyan na code. Ayan, key code or QR code. Hindi ko kasi mapakita kasi pagka inilabas ko yan, makikita nyo naman yung security code ko. Alright, so I hope you understand. Then, yung code na yon, yung key code na yon, parang ganito yung lalabas na, parang ganito. Ayan, parang ganito. Ayan, so may QR code, tapos merong key code na ganito. Ayan, lumalabas. So, parang ano yan, may ganan, ayan. May address na ganan. Ngayon, ipipaste mo siya dito. Ikiki mo yan dito. Then, ang ilagay mo na lang na name is Dragonary. Para alam mo na kay Dragonary yan. Kasi pagka inopen ko to, naka-block lang siya eh. Kasi for security reasons siguro ni Google Authenticator na hindi siya pwedeng i-record. Kaya hindi siguro siya pwedeng ipakita. So, once na inopen mo yan, merong every 30 seconds na code na lalabas dyan at yun ang gagamitin mo pagka magpapasok na tayo ng CYT from Coinary Hub to your Coinary in your Dragonary balance, no? So mamaya i-step natin yan. Alright, so okay, naka-set up na si Google Authenticator mo, naka-set up na si MetaMask mo, na-verify mo na si Gcash mo, na-verify mo na din si Binance Smart Chain mo. So okay, pupunta na tayo dito kay Binance. Alright, so click mo lang to si Binance. Ayan, so dito guys, make sure na hindi kayo naka-Binance Lite. So dito, click nyo lang to, click nyo yan, to. Para ma-sure nyo na hindi kayo naka-Binance Lite, alright? So itong Binance Lite na to, i-uncheck nyo yan. Alright, so disable nyo yan like this. Para hindi, dapat naka-Binance Pro po kayo. And also, doon sa magtatanong, JC, ano bang gagamitin namin dyan pang verify? Better po na gumamit kayo ng driver's license, passport. Yun po yung pinaka-best. Hindi po tinatanggap yung PhilHealth, TIN ID, Library ID, Barangay ID. Hindi po pwede yung mga ganon. So, dapat yung government official talaga na ano. Yung ano nga SSS tsaka yung ano, UMID, hindi rin pumapasok. So, I recommend driver's license or passport. Kung wala man, at least in your family member yung gamitin nyo. Para, bawa si ate mo, si papa mo. Ayun, so nakapangalan pa rin sa kanya. Alright? So dito, okay na? So from here, bibili tayo ng USDT. JC, bakit USDT? Bakit hindi BNB? Guys, for me po kasi, dahil P2P na to o P2P trading, mas may patong na po yung BNB kumpara sa trading market na tayo yung magte-trade. So hindi ko na ipapakita yung presyo nun. Hindi ko naman kayo pabibili ng mas makakamahal kayo, no? Although, may konting process, pero kahit pa paano makakatipid kayo ng konti. Konti lang naman, hindi naman talagang tipid na tipid. Alright, so from here, click nyo itong wallet. Click mo lang yung wallet. Ay, ayan. Click mo yung wallet. Alright? So, from wallet, punta ka dito. Click mo yan. Ayan. Dito, pupunta ka sa P2P. Alright, so P2P, click mo lang yan. Then, punta ka dito sa buy. Click mo lang yung buy. Alright. So, once na nandito ka na sa buy, dito, kiklik mo muna itong imbudo. Ayan, yung imbudo, ito yung filter, guys, filter.
Alright, so from filter, ilagay mo lang dito Gcash. Click mo yung Gcash kasi yung Gcash nga yung gagamitin natin payment. And also, Gcash is the, ano talaga, less hassle talaga sa pagbabayad and mabilis. And also, click this only show out merchant. So, uncheck mo na lang yan para mas makakita tayo or mas ma-filter natin yung mas mga mura and mababa yung limit nila sa pagbenta. So, then click mo na yung yes. Alright, so dito makikita mo na kaagad na nag-filter na siya. So, ang pinakamura niya is 50.55 PHP pero ang limit niya naman is 31,500. So, pass na agad tayo dyan. So, eto naman, 50.55 din pero 3,000 naman yung minimum niya. And also, eto, 50.55, 1,000 pesos naman yung minimum niya. Again, guys, dun po sa mag-bibil nito, at least 1,000 to 1,500 po yung bilihin nyong USDT. Bakit? Kasi po, pag itatransfer nyo na si USDT to BNB, dahil mataas na nga yung presyo ni BNB, kailangan po na yan ng minimum at least 0.005 na BNB. Ay, mali. 0.05 BNB yung i-convert mo sa kanya. Kaya at least 1,000 to 1,500. Kung bibili ka lang na USDT halagang 300, 500, again, ganun lang din gagawin mo. Parang bibili ka lang ulit kasi hindi mo nga siya matatransfer to BNB. Alright? So, halimbawa, nabili mo na. Ayan, hanap lang ako kunyari ng mababa. Ba't ang tataas dito? So, payment. Okay. Tama naman eh. Ba't wala akong makita mga... Ayun, 70. Ito. 70 lang yun. Ayan. So, halimbawa, 70. Yan. Click mo lang yan. So, from here, ayan, click mo na yan. Halimbawa, na-click mo na yung buy. So, dito, ilalagay mo kung magkano yung bibilihin mong US dollars. So, dito, halimbawa, 70 nga yung bibilihin mo. Halimbawa lang to, ha? Pero, again, minimum na kung bibili nga kayo ng USDT, 1,000 to 1,500. Alright? So, eto, pinakikita ko lang sa inyo yung sample. So, dito, from buy, ayan, so, 0P to, buy with 0P. Wala tong P. Alright? Walang bayad. Alright? So, dito, yung 70 pesos mo, ang quantity na US dollars o USDT na mabibili mo, which is convert to 1.39 USDT. So, dito, buy mo lang yan. Click mo yung buy. Alright. So, from here, guys, before you click this to payment page, make sure na nakabayad ka na. Saan mo makikita yung bayad na yon? So, click mo tong chat. Ito. Ayan. So, always, check, double check kung naka-online siya, kung tama na ba itong pangalan niya and yung number, pasend na lang po ng screenshot. Always double check po yan, ha? Mag-usap muna kayo, hello, are you online? Online ka ba? Okay na po ba itong number na to? Jan Miko, kagayan po ba yung lalabas talaga na name dito? So, para makapag-proceed na tayo. Okay lang kayo makapag-communicate. Meron po kayong 15 minutes para gawin yung process. Alright? So, from here, ayan, so halimbawa si Jan Migo, shoutout sa'yo, pasensya ka na. Dito, guys, halimbawa, naklik mo na yan. So, isesend mo na kay Gcash yung 70 pesos mo. Then, once na send mo na yon screenshot, then, ilagay mo na dito yung screenshot. Then, dun ka pala magpo-proceed to payment page and confirm your ID. So, habang ino-confirm nyo yun, guys, wag nyo na pong ika-cancel kahit anong mangyari. Once na nakabayad kayo, huwag na kayo magka-cancel ng transaction. Kasi hindi nyo na po mahahabol yon. Ngayon, meron dyan nagtatanong, JC, paano kung takbuhan ako nan? Hindi ibigay. Guys, meron po yung order number. And they verify first, no? Nakapag-verify na po sila bago sila pwede makapagbenta ng ganito. Kaya madaling-madali nyo po silang malolocate. And matutulungan po kayo ni Binance Smart Chain para mabigay sa inyo yung hindi nabigay sa inyo na USDT. So, meron niyang tinatawag na pag-iimbestiga. So, again, kung may proof of payment ka naman, screenshot, at yan ay makikita talaga yan ni Binance Smart Chain. So, this, ayan o, makikita nyo naman o, Binance 24/7 customer support. So, dito pa lang talaga makikita nyo na meron talaga security para sa inyo. Kaya hindi ko talaga inaano yung crypto maya ba yon? Crypto maya is unknown source, guys. So, hindi siya
hindi siya safe para sa akin, no? So, it's up to you if you want to take the risk. Pero for me, that's not official. Even the Dragonary, I didn't receive the response for CryptoMaya. That's not official, guys. Alright? So, again, guys, Dior and Dior po tayo. Alright? So, okay, cancel ko na to. Halimbawa, dumating na yung USDT nyo, na-confirm nyo na yung payment. Okay, so dumating na yung USDT mo. Again, minimum po ng 1,000 to 1,500. That's enough to transfer to your USDT to BNB. Alright. So from here, guys, itatransfer na natin. Dito man namin nanlilito kasi nag-update na nga si BNB. Kumpara dati, P2P pa yung gamit niya. Ngayon po is funding na. Funding. Pinalta na yung pangalan ni P2P, which is going to funding. So dito, click nyo lang itong transfer. Click mo na itong transfer. Okay? Bumunta tayo dito sa wallet. Click mo na itong transfer. So click mo lang yung transfer. Then, click mo po itong transferred. Alright, so click mo lang yan. Then, ayan, makikita mo, ayan. The P2P wallet has been merged with the funding wallet. So, dati nga, ang pangalan niya palang is P2P. Ngayon po is funding na. So, alright, so okay mo lang yan. So, dito guys, makikita mo na from funding to spot wallet or sometimes from funding to fiat and spot wallet. Yun po yung nakalagay dyan madalas. So, wag na po kayo malilito. Yung ang napaltal lang naman diyan itong funding from P2P to funding. Pinaltal lang nila yung pangalan, pero ganun pa rin po, ganun pa rin yung process niya. Then of course your crypto, lagay mo syempre yung USDT kasi yun yung binili natin, no? So, click mo lang yung USDT. So, ito nga yung USDT. Ayan, so USDT, click mo lang yan. Then, i-max mo lang, syempre, kung ilan yung binili mo. So, max mo lang yan para lumipat siya doon sa spot wallet mo or fiat and spot wallet. Alright, so halimbawa, na-confirm mo na, na-transfer na siya. Alright, so mawawala na yan dito yung USDT mo. Saan siya mapupunta? Doon na po sa fiat and spot mo. So, saan mo makikita yon? Eto po, galawin mo lang yan. Punta ka lang dito sa spot. Click mo lang tong spot. Alright, so once na nasa spot ka na, makikita mo na dito, halimbawa, yung USDT mo, may laman na yung USDT mo. So, meron ng laman yan. Alright, so once na may laman na yung USDT mo, pupunta ka na ngayon sa trade. Eto, itong trade na to. Click mo na yan. Then, pupunta ka na ngayon dito. Alright, guys, make sure, eto, i-click nyo muna to. Click nyo yan. Alright, so i-search nyo dito, BNB. Okay, search mo lang dito, BNB. Alright, so click mo tong BNB to USDT. So click mo lang yan. Alright, so from here, make sure po na naka-BNB to USDT siya. Then click buy. Then eto, tong limit na to, click mo lang din yan. Then i-click mo tong market. Alright, so once na nasa market ka na, okay, so hindi mo na to, ano, i-hide mo na lang yan. So basta nasa market na siya, then i-click mo tong 100%. Alright, so itong 100% na yan. Once na nasa 100% na yan, buy BNB ka na using your USDT. So, 100% buy BNB, that's it. No? So, papasok na kaagad yan sa fiat and spot mo. Agad-agad. Walang delay yan. Mga siguro matagal na ang 5 minuto pagka hindi pa yan pumasok. Alright, so BNB. Alright, so pumasok na yung BNB mo sa wallet mo. Balikan na dito sa wallet mo. Click mo na yung wallet. Alright, so once na nasa wallet mo na yan, makikita mo na dito yung kinonvert mo USDT to BNB. Kung magkano yung ikinonvert mo, halimbawa katulad nito, may natira lang ako 0.025 cents. Ganun lang yung ano niya, kumbaga wala siyang tax. Kumbaga meron lang matitira kasi hindi na siya, ano, hindi na, kumbaga parang ang isang BNB, parang 0.001 is 5 pesos. Eh 4 pesos na lang yung natira mo. So, yung 4 pesos yung matitira mo kasi kulang na nga yung pera mo. So, ganun lang, wala siyang transaction fee. Alright? So, libreng-libre yan. Alright, so once na convert mo na yung USDT mo to BNB, i-withdraw na natin siya papunta kay MetaMask mo. Alright? So, eto rin yung the best dito kasi may magtatanong dyan, JC, paano kung bibilihin ko ay USDT, then itatransfer ko kay MetaMask na USDT para yun yung gagamitin ko pambili ng Dragon sa Coinary Hub. For me po kasi, mas mataas po yung gas fee ni
USDT going to MetaMask, MetaMask to Coinary. For me po yun, ha, medyo mas mataas po yung gas fee niya kumpara kung BNB, tapos yung BNB gagawin nating CYT. So mas makakaless tayo sa ganitong proseso. Alright, so ganun din naman kasi yung presyo niya, kung $60 yung presyo ni Dragon, 60 USDT lang din po yung presyo na CYT na gagamitin niya, kapresyo lang. So same-same lang, alright? So dito, withdraw na natin yan. Alright, from withdraw guys, click mo lang tong BNB or search mo dito kung hindi nakalabas yung BNB, lagay mo lang BNB, then lalabas na to. So click mo lang yan, withdraw. Alright, etong address na to, saan mo to kukunin? All okay, etong address na to, kukunin mo na to inside your MetaMask. Again, this address going to your MetaMask. So make sure na MetaMask address mo yung gagamitin mo. And also, ang marami nagkakamali dito yung address ni CYT yung nalalagay. Kaya always double check, triple check yung ID or address network ninyo. Alright, so from here, from Binance, punta ka dito kay MetaMask. Alright, so from MetaMask, ayan, hiningin ako ng password. Alright, so from MetaMask, ayan, so na-setup na nga natin to kanina, naka-Binance Smart Chain Network ka na. Then dito, ito yung address mo. This is a call public address, no? So, okay lang yan na makita mo, okay lang yan na ano. Again, guys, make sure po na MetaMask address nyo po yung gagamitin nyo. Kasi pagka MetaMask address ko yung inilagay nyo or ibang address, mawawala po yung crypto ninyo. Maliligaw. Ang hirap po ma-retrieve. Ang daming proseso, ang dugo, madugo, masakit sa banks, ganon. So, click mo lang to. Ayan, so, by clicking this, ayan, makikita mo public address copy to clipboard. Ayan, so, ayan, pagka kiniklik mo tong address na to. And always, para ma-double check mo yung address mo, tandaan mo lang to 6 digit, ito yung umpisa, and the last digit, ito yung 4 digit mo, 5B18. So, balikan na dito kay Binance mo. So, dito mo siya ipipaste yung address mo. So, paste mo siyang ganyan. Ayan. So, dito makikita mo yung last address mo. 5B18. Alright. So, double check ulit natin. Ayan. 5B18. Alright. So, balik na ulit tayo dito kay Binance. So, ayan. 5B18. And always dun sa network mo ay naka Binance Smart Chain BEP20. Guys, BEP20 kasi merong network na BEP2. So, hindi po doon ha. Always double check your network, double check your address. Ayan, so sa network po, Binance Smart Chain BEP20. Alright, so dito imamax mo lang yung BNB mo. Alright, so mababa lang yung gas fee na kukunin sa kanya. Parang ano lang, yun o, 0.0005. So, parang nasa ano lang yan, 7 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, 7 pesos to 12 pesos lang yan. Alright, yung transaction fee niya. Alright, kung USDT, parang nasa 15 to 35 pesos yung USDT ipatransfer mo kay MetaMask mo. Kung hindi ako nagkakamali, guys, you can double check that. So, again, mas mura po yung gas fee nito kumpara sa ibang token. Kasi Binance Smart Chain Network kasi yung gamit natin. At the same time, kumbaga partnership siya kasi Binance or BNB talaga yung crypto na gamit siya. So, withdraw mo lang yan. Click mo lang yung withdraw. Once na na-withdraw mo na yan, intayin mo lang mga siguro 10 minutes to 15 minutes, matagal na yon. Papasok na yan dito kay MetaMask mo. Alright, so from MetaMask, alright. Halimbawa, ayan, dumating na yung BNB mo dito. Once na nandito na yung BNB mo, guys, ngayon, dito, hindi na tayo gagamit ng Yandex, hindi na tayo gagamit ng swap kasi ang swap po kasi medyo mas mataas yung gas fee niya or transaction fee. Kumpara kung pupunta ka sa Apeswap na mas less, parang less yata ng 3-port na ano. So, talaga mas makakamura ka. Alright, so dito, from swap, ayan, ay, from swap. From here, dito sa guhit-guhit, ayan, dito kasi may makikita ka na kayong browser. So, browser, dito na kayo mag-o-open ng apeswap.finance. Alright? So, again, yung address ilalagay ko na lang din sa description. Kasi, guys, minsan kasi pag nasi-search tayo sa Google, meron talaga mga fake. Again, pagka pumasok kayo sa Apeswap at hinihingi yung seed price ninyo ni MetaMask, guys, wag na wag nyo pong ibibigay yon.
Wala pong masama kung magchat-chat po kayo sa akin, mag-comment down below kayo, or mag-chat kayo sa FB page ko. Sasagot po ako once na available po ako, guys. Always double check po natin yan. Ang dami po talagang scammer, guys. Ang daming scammer. So from here, click mo lang yung browser. So lalabas na agad yung browser ni ang tawag dito, ay teka lang, naka-open pala yung ano ko diyan. Yung browser ni MetaMask. So this is under MetaMask, no. So click mo lang tong plus. Alright? Etong plus na to, guys, dito i-search mo dito sa search URL, lagay mo lang diyan Apeswap. So click mo lang Apeswap. Ayan, apeswap.pinance. Ito, to. Ayan, apeswap.pinance. So click mo lang 'yan. Alright, so once nandito ko na, i-connect mo lang dito yung address mo. Sa akin kasi naka-connect na. And ayun, makikita mo naman yung last four digit ng account mo. Ayan, B518. So yun nga yung last digit ko. So naka-connect na ako. So click mo lang dito yung connect, may connect dyan. So from here, ayan, itong guhit-guhit, itong second guhit-guhit. Ayan, under is 8. So punta ka lang dito sa trade. Alright, under trade, ayan, exchange. Alright, so once na exchange mo na yan, dito, lalo na doon sa mga first-timer pala magsaswap ng CYT, you can copy-paste also the CYT address. Yung nasa description ko din, yung ginamit nyo pang add ng token. Ayun, so dito, click mo lang yan. Halimbawa, hindi pa nga kayo lumalabas yung CYT nyo or first-time nyo palang gagamit ng CYT, you can paste here your CYT address. Mas better po yung ganun kaysa i-search nyo lang yung CYT. Kasi again, meron po talagang mga CYT token address na nakaregister pa rin kay Aswa para makapag-scam. So it's better to use the CYT address na nandyan sa description natin. So once na nandito na, halimbawa CYT, ayan, lumabas na nga, click mo lang yan. Ayan, so click mo lang ito. So lalabas sa dito, BNB to CYT. Again, guys, never max your BNB to buy CYT. Huwag mo pong imamax yung BNB mo sa pagbili ng CYT. Bakit? Kasi pagka minax mo yan, halimbawa minax mo yan ganyan, mauubusan ka naman ng panggas fee. Again, every transaction you going to do have transaction fee or gas fee, yung tinatawag. Again, tatagalogin ko na nga lang. Ba't ba kasi ako nag-i-English, Jay? Ba't kasi nag-i-English? Ayan. Again, pagka yung magta-transaction ka po, halimbawa itong CYT na to, nakabili ka na, isesend mo sa Coinary Hub. Ha? Pagka isinend mo sa Coinary Hub yon, meron pong gas fee. May transaction fee po na ang pambayad is BNB. So, kung halimbawa, ang BNB mo is 0.5, bilihin mo lang ay 0.4. Alright? So, lagi ka magtitira para sa sarili mo. Mahirap yung ibinibigay lahat. Masasaktan ka lang. Charot! So, ayun guys. Always na magtitira kayo ng BNB mo, no? So, once na nakabili ka na, alright, so dito, makikita mo na yan dito. Transfer. Halimbawa, ano lang, bibili tayo ng 120. Oh, ayan, basta kung ano yun lumabas. Ay, mali. Ayan, so 129. Alright, so 129, makikita mo na kaagad kung ilang BNB yung lalabas sa kanya, kung magkano yung halaga ni CYT. San ba? 0.03. Yun, yun yung halaga niya ng 129. Sana all may halaga. Charot! So dito guys, makikita nyo na yung maximum solve, which is 0.03 BNB. Then ang price impact niya is 0.1% lang. Excuse me. Then, liquidity provider fee is 0.000006. Halos wala na. Siguro parang piso lang to. O wala pang piso. Parang cents lang to. Cents lang to sa pera natin. So, halos parang wala ka ng binayaran na transaction fee kumpara dun sa gagamitin mo yung swap. Alright? So, dito, dahil wala nga ako dito, sufficient balance na ako. So, click mo lang dito yung transfer. Then, proceed ka na. Then, ayan, so pagkatapos mo, punta ka lang dito, click mo lang to. Alright, so balik ka na dito sa wallet mo. Click mo lang tong wallet. Alright, so from wallet, makikita mo na si CYT na binili mo. Alright, so halimbawa, ito na nga may CYT ka na. Alright, so from here, alright, ito na yung pinaka best way kasi may CYT ka na. Ito naman, dahil sabi ko nga sa inyo, kailangan nyo magtira ng BNB at kailangan nyo magtira para sa sarili nyo para hindi ka masaktan, charot. Ayan, so i-click mo na tong CYT mo. Alright, so click mo lang to.
Then dito ka na magse-send. Kiklik mo tong send, alright? So dito sa send, papakita ko lang muna ha. Dito sa send, eto. Dito mo ilalagay, dito sa 2, yung Coinary address mo. So saan mo kukunin yung Coinary address mo, alright? So i-hide mo muna yan. So punta ka lang dito sa Google mo, yung sa Google. Alright, so eto na guys. Halimbawa, eto. So kiklik mo, yan, halimbawa nasa Coinary hub ka na. Ito yung Coinary hub mo guys, ha. Coinary hub mo to, ito yung sinet up natin kanina. So, click mo lang ulit ito. Toto, yan. Click mo yan. Tapos, i-click mo tong wallet. Ito, tong wallet na to. Yan, 0CYT. Wala ko CYT. Kumawa naman si JC. Ayan. So, dito guys. Ayan. Scroll down mo lang yan. So, makikita mo itong copy address. So, ito yung address ni CYT mo. Ayan. So, yan yung, CYT. Yung address ni Coinary Hub mo. Again, guys, always double, triple check po your address. Kasi minsan nga nagkakamali tayo ng address na lagay na ang nailalagay nating address is CYT address. Alright, so always check your address. So, click mo lang yan. Lagi mo tandaan yung last 4 digit mo. So, ito ay Coinary Hub natin. Iba yung address ni Coinary Hub mo. Iba rin po yung address ni MetaMask mo. So, dito 165F yung address ko. So, click mo lang yan para makopy. Yan. So, copy na yan. Kiklik mo lang. Automatic na yung makakopy. So, balik ka na dito. Alright. Balik ka kay MetaMask mo. Click mo lang yan. Alright. So, hiningan ako ng password. Alright. So, dito. Again, guys. Cancel muna ulit tayo. Balik tayo ulit. Dito, click mo lang yung CYT mo. Ayan. Then, send. Alright, send mo lang yan. Then, dito, from account to. Dito mo isi-send yan. Ito, to. Click mo yung ganyan. Click, then, paste. Ayan, paste mo lang siya ang ganyan. So, ayan, makikita mo na yung Coinary account mo. So, again, ayun, makikita yung 165F. Yung Coinary account address nyo naman, yan na talaga yung Coinary address nyo. Alright, so hindi na mababago yan. Yan na talaga yon. Alright, so next mo lang. Click next. Kung ilang CYT, halimbawa 10 or sabihin na natin 170. Halimbawa lang 170. O, imax mo na ganyan. Then next mo lang. Ayan, from next dito guys, may makikita na kayo kaagad na gas fee. Again, kailangan nyo po ng gas fee, which is napakaliit lang naman. Ayan, tulad nito, 0.00018 BNB lang. So, talagang mababa lang siya. Parang wala pa, nasa cents lang to. Cents lang talaga to. Kaya then send nyo lang. Guys, medyo matagal po talaga mag-reflect yung CYT natin to our Coinary Hub. Minsan kasi talagang yung iba... umaabot ng 1 day. Ngayon, pagka umaabot ng 1 day, you can message me or you can comment. JC, hindi pa rin nagre-reflect yung CYT ko. Always double check lang yung ano nyo, ha? Yung address nyo dito. Kasi kung tama naman yan at hindi lang nagre-reflect yung CYT nyo to your Coinary Hub, madali pong gawa ng paraan yun. You can... Alright? And then, sige, tuloy muna natin to. So, send mo na to para ma-transfer na. Once na-send mo na yan, iintay mo na yan dito kay Coinary Hub mo. Alright? So, once na nandito na yan kay Coinary Hub mo, halimbawa, hindi nga talaga dumadating, you can click this help. Alright? So, dito, scroll up mo lang or intay mo to lumabas, you can message here, this is the live support of Coinary Hub. Pwede ka dyan mag-email or you can email to hi@coinary.com. O, basta yung isi-send ko yung pagka yung hindi lang nagre-reflect. Yung step by step. Yan. So, you can message me. You can comment down below para dun sa maraming mga tanong-tanong. Alright? Of course. Alright. So, halimbawa, dumating na yung CYT mo. Ayun, guys. Meron kasi dito na bug si Coinary Hub. Yung mga tipong, yung mga inilagay mo in-game na CYT, hindi siya nagre-reflect. Kumbaga, hindi siya nagiging zero. Pero, kala mo kadami mong token. Yung mga ganon. So, halimbawa, from Coinary Hub mo, so, punta ka na dito sa may token, ay may account. So, ayan. Halimbawa, pumasok na yan. Makikita nyo, wala naman talaga ako CYT. Baka sabihin nyo, ang dami ko CYT. Oh. Mahirap lang po si JC, no? Pinangungutang niya lang rin yung mga ano niya. Tagal pumasok, ah. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyong bug. Actually, wala na laman yung CYT ko sa game. Pero, dito kasi meron pa rin 6,600. Actually, zero na yan. Ngayon, pagka nag-add ka ulit, mag-a-add lang siya. Hindi siya nagsisiro, guys.
Oo, ito yung bug niya. So, alright. So, eto guys. Halimbawa pumasok na si Coinary token mo. Halimbawa pumasok na dito yung 170 CYT mo. Alright. So, once na nandito na si CYT token mo, so, click mo lang itong deposit. Ito, balance in Dragonary. Alright. Kasi dito, iba pa yung wallet balance mo, iba pa yung ipapasok mo yung CYT token mo going to in-game. No, you see, ito yung ilalagay mo na sa in-game para mag-reflect siya dun sa game. So, i-click mo lang itong deposit na to. Click mo yan. Alright, so deposit ha, hindi withdraw. Deposit po tayo. Ayan. So, dito guys, ilalagay mo yung amount na kailangan mong ilagay. Alright, minimum po ng 5 CYT. Ayan, nakalagay naman 5 CYT po yung minimum. Or, max niya is 50,000 CYT. Sana all may 50,000 CYT, no? So, ayan. So, ilalagay mo lang dito. Halimbawa, maglalagay ka nga dito ng 170 CYT. Alright, etong 2FA code, saan mo to kukunin? Ito yung sinet up natin kanina, yung sa unang-una, doon sa Google Authenticator na code na kinuha mo doon sa security. Yung dito, yung kinuha mo dito. Saan ba yung security? Ayan, eto dito, yung dito, eto to. Ayan yung kinuha mo dito na code. Ayan, yung sinet up natin. Ngayon, eto, every 30 seconds, nagre-refresh po siya ng code. Kaya paiba-iba talaga siya. So, eto yan. Kukunin mo yung code niya dito sa Google Authenticator. So, ganito. Ayan. So, hindi ko nga kasi mapakita kasi black lang siya. Black screen lang siya. Siguro security feature na rin ni Google Authenticator. Alright. So, once na nakita mo yung 6-digit yon, lagay mo lang dito, then send. Alright. So, para mag-reflect naman siya sa in-game, gawin mo lang i-close game mo yan siya, force close, then intay ka na siguro mga 10 minutes to 15 minutes bago mo i-open si game kasi matagal siyang pumasok sa game din. Alright, so kung gano'ng katagal pumasok yung from MetaMask to Coinary, minsan ganun din siya katagal. Alright, so dito yung code mo, halimbawa code mo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. So halimbawa lang, ganyan, so send mo na lang siya. Send, then pagka nag-success na siya, intayin mo na lang. Make sure na naka-close yung game mo para mag-refresh. Kasi hindi siya nagre-refresh, hindi siya papasok na parang real-time. Hindi siya ganun papasok. So, ganun. And send mo na lang siya. And that's it. Meron ka nang CYT sa game mo. Happy, happy gameplay ka na. So, ayun, I hope nagustuhan mo to. I hope nakatulong to, lalo na doon sa mga bago na ngayon pala mag-uumpisa, gusto mag-try, ngayon palang gusto mag-breed, gusto palang bumili na lang sa market. It's up to you po. No? So, for me, breeding is still more cheaper than buying in marketplace. No? So, thank you very much for watching. Kung ano gusto mo itong channel na ito, please don't forget to subscribe. Always click that notification bell para lagi tayong updated kung ano mga bago, ano mga chika na meron tayo soon or later, no? Lalo sa mga storytelling natin. So, thank you very much, and this is JC Head. Everybody get your fucking hands up.